Lorenzana, West Philippine Sea is ours and we are ready to defend it. Manila, Philippines, Defense Minister Delfin Lorenzana said the government would oppose Chinese actions that were not in accordance with the Philippine national interests. If we see Chinese activities that are inconsistent with our national interests, we will shuffle China, Lorenzana said at a press conference Thursday. The Philippine Navy will continue to maintain its presence in the West Philippine Sea amid Chinese aggressive action in disputed waters. Lorenzana said the BRP Sierra Madre crew, a Navy ship at Ayungin Shoal in 1999, remained in the area. We will continue to do our work there. We will continue to patrol and strengthen our island. We have 9 islands, Lorenzana said. The secretary added that the Philippine Armed Forces would continue its mission with the Sierra Madre crew. In the past few months, reports from the Chinese Coast Guard have made it difficult for Filipino troops to carry out Ayungin Shoal's service mission. The government also wants to provide housing for troops on Pag-asa Island, one of the biggest features of the Spratly Islands in the western Philippine Sea. It is expected to repair the runway in Pag-asa next year. Beach slopes were also built on the island to provide military materials and equipment to repair the aisles. Lorenzana said Beijing was trying to complicate the government's plan to restore buildings to Pag-asa Island. The secretary said that Chinese Ambassador Zhao Jianhua approached him to find out that the Philippine government would regulate the runway. When he learned that we were preparing the runway in hope, he came to me and said, no, Lorenzana told the Maritime Forum last month. Source, Philstar. Lorenzana, ang kanluran ng dagat sa Pilipinas ay atin at handa tayo upang ipagtanggol ito, Manila, Philippines, sinabi ng Depensang Ministro na si Delfin Lorenzana na natutulan ng gobyerno ang mga gawaing Chino na hindi alinsunod sa pambansang interes ng Pilipinas. Kung nakikita natin ang mga gawaing Chino na hindi naaayon sa ating mga pambansang interes, babaguhin natin ang China, sabi ni Lorenzana sa isang press conference noong Huwebes. Ang Philippine Navy ay patuloy na mapanatili ang presensya nito sa West Philippine Sea sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa pinagtatalon ng tubig.
Sinabi ni Lorenzana na ang crew ng BRP Sierra Madre, isang barko ng Navy sa Ayungin Shoal noong 1999, ay nananatili sa lugar. Patuloy naming gawin ang aming gawain doon, magpapatuloy kami sa patrol at palakasin ng aming isla. Mayroon kaming 9 na isla, sabi ni Lorenzana. Idinagdag pa ng kalihim na ipagpapatuloy ng Philippine Armed Forces ang misyon nito sa crew ng Sierra Madre. Sa nakalipas na ilang buwan, ang mga ulat mula sa Chinese Coast Guard ay naging mahirap para sa mga tropang Pilipino na isakatuparan ang misyon ng serbisyo ng Ayungin Shoal. Nais din ng pamahalaan na magbigay ng pabahay para sa mga tropa sa Pag-asa Island, isa sa pinakamalaking tampok ng Spratly Island sa Western Philippine Sea. Inaasahan na maayos ang runway sa Pag-asa sa susunod na taon. Ang mga beach slope ay itinayo din sa isla upang magbigay ng mga materyales at kagamitan ng militar para maayos ang mga pasilyo. Sinabi ni Lorenzana na sinisikap ng Beijing na palubhain ang plano ng pamahalaan na ibalik ang mga gusali sa Pag-asa Island. Sinabi ng sekretarya na ang Chinese ambassador na si Zhao Janho na ay lumapit sa kanya upang malaman na ang pamahalaan ng Pilipinas ay gagamitin ang patakbuhan. Nang malaman niya na naghahanda kami ng runway sa Hope, dumating siya sa akin at sinabi, "Hindi." Sinabi ni Lorenzana sa Maritime Forum noong nakaraang buwan, pinagmulan, Philstar. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.